Okay po, so next natin, syempre po, pag-aralan natin itong mod-minodel mo. Ganyan lang naman sir yung option 1, yung grid lines. So kahit ano pang, kahit gano'n pa ka-irregular yung structure mo, basta marunong ka mag-create ng grids, magagawa mo yan. Pwede nga i-slope, pwede nga rotate, pwede circular, so kahit ano, pwede mong magawa. Okay? Paki-close muna sir itong snap node beam dialog box. And then, pag-aralan natin itong model. Okay, by the way sir, yung model natin ay naka 3D. So meaning, pwede mo siya i-rotate. So paano mag-rotate? Gamitin mo lang yung arrow keys dyan sa keyboard. Yung up, down, left, and right. Yun, and then take note, habang nirotate mo yan, kasabay niyang nag-rotate yung axis natin, global axis. So meaning, kahit ano pang view yung gawin mo doon, doon ka pa rin dependent sa global axis. Okay, and then aside from views, syempre po, may iba't ibang element kay STAAD Pro. Katulad sa sinabi ko kanina, meron kayong nodes, yung mga tuldok na yun. Meron ka mga beams, so beam pa rin yan. Actually, pag tinapat mo sir yung mouse mo dun sa beam, sige sir, tapat mo yung mouse mo dun sa beam. Nasabihin niya ko anong beam number. Ayan, so beam yun. Kahit dun sa naka-vertical, beam pa rin yung tawag niya dyan. Okay, and then, syempre po, ito pong cursor na nakita nyo, itong default na cursor, yan, pang beam lang yan. So, beam lang yung maseselect mo. Ibig sabihin, beams cursor yan. Para maselect mo po yung ibang mga cursor, for example, kailangan mag-select ng node. Ang gagawin mo lang, hit spacebar. Bagong function to kay Connect Edition, pag-click mo yung spacebar, may mga commands ka makikita. Tapos yung first po dun sa upper left corner, yung arrow, yung selection group, click mo yun. Nandyan po yung iba't ibang cursor na pwede mong gamitin. So, nandyan yung node cursor. Click mo lang sir ito yung icon na to. Then, automatic yan. Pag-click mo sa labas, node cursor ka na. Merong bilog dun sa baba. Tapos, pwede mo na maklik yung node. Node naman yung maseselect mo. Okay, so take note sir na iba-iba yung cursor ha. Iba-iba yung cursor na gagamitin mo sa bawat element. So meron kayong beams cursor, meron kang nodes cursor, meron ka ring place cursor. Iba-iba yun. Okay, and then, by the way, pag kinlink mo sir yung escape button, babalik ka lang sa original na cursor, which is yung beams cursor. Okay, so usually doon ka lang naman sa dalawa, sa nodes at sa beams. Okay, and then, napansin mo sir, nung nag-model kayo nito, automatic niyang pinilapan yung table dun sa right side. So, yung first table sa upper right, ito po yung nodes table. So, syempre, yan yung node number, tapos yung XYZ coordinate, yung mga node na yun. So, actually, pag nag-select ka dito, sir, select ka ng isa, i-highlight ka dun sa model kung nasan yun, yung node number na yun. Okay? Same din dun sa baba, sa beams table. Sa beams table naman, nandun yung beam number, tapos meron kang node A, tsaka node B na table, meaning yun yung mga nodes na pinag-connect para mabuo yung beam number na yon. Pag nag-click ka rin ng beam, sa-select niya yun kung nasan yun. Okay? Then, ang gagawin natin, dito po, pwede natin ipakita dito sa model or i-display sa model yung mga node number na yun para makita mo agad dito sa model pa lang. Okay, tuturuan ko sa iyo sir yung mga commonly used shortcuts. Tatlo lang naman yan yung gagamitin natin. Yung first shortcuts, para ma-display mo yung mga beams, yung mga beam number, diretso na. Okay, para makagawa mo yun, hold shift, and then B. Shift and then B, as in boy. So yan, yun yung mga beam numbers. Okay, and then click mo lang ulit sir yung shift B, mare-remove mo yung label ng beams. Lagi natin gagamitin yan, lalo na later. Okay, and then, yun yung first shortcut. Yung next shortcut naman natin for nodes. Shift, then letter N. Node numbers. Okay, node numbers. Okay, paki-off mo na yung node numbers. Yung last na shortcuts, tuturo ko sa iyo yun. Try mo muna sir, itapat yung mouse mo dun sa beam. Tawad mo siya doon. Makikita mo may tatlong kulay. Okay? Yung color red, ibig sabihin lang nung red, highlighted yung beam na yon. Okay? Tapat mo lang sir, wag mo siya i-click. Okay, then makikita mo may green tsaka may blue. Importante yung green and blue na yan. Actually, pwede magkabaliktad yung color na yon. Depende kung paano mo siya binodel. Kung una mong kilik yung left, mapupunta doon yung green.
Tapos kung una mo kinlik yung nasa right, napupunta din yung green. Okay, by the way, yung green na yon, ibig sabihin po nun, doon nakapwesto yung node A doon sa beam stable. Di ba po, di ba sir, may node A doon? So, nandun doon yung node A ng beam na yon. Tapos yung blue naman, nandun yung node B. Okay, and then, meron pong mas common term para dyan sa location ng green and blue. Okay, for example, meron kang nabasa na incidence. O kaya nabasa mo, beam incidence. O kaya member incidence. Basta, sir, yung term na incidence or incidences, ang tinutukoy niya doon, yung location ng green and blue. Incidence. Okay, so kung paano mo siya, paano mo binodel yung beam. So, beam incidence. Yung green and blue. Or yung node A, node B. And then, ang mas common term para sa green, tsaka para sa blue, start node yung green, tapos end node naman yung blue. Mas common yon. So, start, nasan yung start ng beam? So, yun yon, yung green. Nasan yung end node ng beam? Yun naman yung blue. Mas common yung start tsaka end. Okay? Pwede nating i-display ng sabay-sabay yung member incidences ng lahat ng member na yan. Ang shortcut na yon, letter E. Short for ends. So, shift and then E. Yan yung member incidences. So, ito yung kinokorrect nila. Kaya nila gusto nilang gawin, kailangan una mo daw i-click yung left before left muna before right para mapunta yung lahat ng green nandito sa left. Pero sabi ko kanina, okay lang kahit balik-baliktad. Dito meron ako sinadya na baliktad rin. Ito. Yan. Pero okay lang yan, sir, kahit baliktad yan. Ang ginagawa na iba para makorrect, sineselect nila yung beam na yun. Click mo yun. Tapos, yung node A at node B dun sa table, pinagpapalit nila yung number. Magkakapalit na yun. Pero wag mong gawin yun kasi isa-isahin mo yan, balik-baliktad lahat. Isang command lang yan para maayos mo as a whole. Okay? Actually, itong command na to, second to the last step mo to sa modeling. So, meaning, pag tapos na yung model, gagawin mo to. Kailangan mo na matapos yung model. Pero actually, pwede mong gawin to every step. Kung gusto mo, i-organize every step. Okay lang. Okay? So, ganito lang, sir, yung gagawin natin para ma-organize yan. Isa-select natin lahat. Okay, so, talking about selection, pwede ka mag-select ng beam, multiple beams, or multiple elements using hold control. Hold control, tapos click mo lang yung mga beam. Multiple selections. So, kung gusto mo mag-remove ng beam dun sa selection mo, hold control pa rin, tapos click mo yung hindi kasama. Ayun. Then, may isa pang way. Gamitin mo, sir, yung tinatawag natin na drag box or window sa AutoCAD. So, drawing ka ng window. Tapos yun, maseselect mo kung lahat na pumasok sa window, maseselect mo. Actually, hindi naman required na ipasok mo sa box lahat, sir. So, actually, kahit ano lang, kahit ganyan lang. Basta more than 50% ng member mapasok sa box, maseselect mo yun. Okay, and then syempre, applicable din kay STAAD.Pro, yung shortcut natin sa Windows, Control A, select all. Ayan. Okay, sige sir, i-organize natin yung member incidences ng lahat ng members. So, paki-select all. Okay, so pakitandaan na sir itong location ng command na to kasi gagamitin mo to every time mag-model ka. Nandun siya sa utilities menu. Utilities menu, and then dun sa pinaka-left, makikita mo utilities, makikita mo sir yung beam tools sa left. Click mo yun, tapos mababasa mo sir yung beam incidents, yun yung pang-organize. Iyan yung location na kailangan mong tandaan. Okay? Utilities, beam tools, then beam incidents. Paki-click. Okay, so ito yung dialog box natin. Yung first option, hindi siya masyadong useful kasi yung current na incidents mo, isi-switch lang niya. So, hindi useful. Ang common na ginagamit, yung second. Meaning, lahat daw ng start, malapit sa origin. So, lahat ng green mo nasa left. Okay, kapag yung last yung pinili mo, yung blue naman yung pupunta sa left. Okay, so second yung piliin natin, then click okay. Ayan. Then pag nag-click ka sa labas, makikita mo pareho na tayo ng model. Organized na yan. Okay? So yun yan. Naturo ko na sa iyo sir yung hit space bar, di ba? Yung shortcut na yan. Marami ka pwedeng i-access dyan, yung iba-ibang mga menu. So later naman na. Later ko sa iyo, papakita ko iba. May additional na shortcut ako sa iyo sir na tuturo. Pang-connect edition lang din to. Yun naman yung view shortcut. Okay, so commonly kasi pag nag-model ka, madalas tayong nag-isometric view. Yung default view niya isometric. Nag-ano din tayo, nag-front view, plan view, left side view. So lahat ng mga elevation views na yan, kinakailangan natin yan.
Okay, so yung shortcut po is hold shift, shift, and then right click lang po ng mouse. Right click sa mouse. Lalabas yung shortcut for views. Nakita mo sir yung mga cubes? Yan yung mga different view na ginagamit natin. Yung cube na naka-hatch lahat ng face, yun yung isometric view. Lagi natin gagamitin yan. Every time tapos ka na sa isang step, babalik ka dun. Para hindi ka malito. Kasi pag nagkabalik-balik na yung view, medyo nakakalito yan. Okay? Madalas din natin gagamitin yung plan view. Katabi niya, nasa right nun. Yung naka-hatch sa top. Plan view naman yan. Okay? So, nandyan din yung left side view. Meron kang front view. Meron kang right side view, rear view, tsaka bottom. Yan. Balik lang natin siya dun sa isometric view. Okay, basta tandaan mo na sir yung shortcut, shift and then right click para sa views. Okay, para makapag-change ka ng cursor, spacebar, then yung selection cursor, selection group, tapos piliin mo sa rin yung mga gusto mong icons. So let's say kailangan mong gumamit ng node cursor, nandyan yan. Okay? Actually, may isa pang way para ma-access mo sir yung iba't ibang cursor. Pwedeng gawin mo, right-click ka lang. Tapos, select cursor. Nandyan yun. Nandyan yung nodes, beams, place, solid. So, yung mga yan. Okay? Pwedeng yan din yung gamitin mo. Right-click. Kung ayaw mo ng spacebar. Okay? So, yun sir yung using grid lines.